How to apply GCash Mastercard using the GCash app? Welcome to my channel. Welcome to RDM Designs. Let's watch this video, guys. Our first step for this is to log in to your GCash account. Kapag na-open nyo na po ang inyong mga GCash app, ay pumunta lamang po kayo dito sa Cash Out. At piliin nyo po yung deliver or pick up. Ako ang pinili ko po dito ay deliver. And then, pakibasa nyo na lang po yung mga guidelines dito kung paano po mag-order nga ng GCash Mastercard. Nandito rin po yung mga instructions, mababasa nyo po yan dito prior ordering the GCash Mastercard. At kung makikita nyo rin po dito, ang bayad po para dito ay 215 pesos. Babayaran rin po natin ito via our GCash app. So, paki-ensure lang po na mayroon po tayong mga balances at least 215 pesos para po dito sa transaction na ito. And again, as stated po dito sa instruction, kailangan po fully verified yung account natin para tayo makapag-order ng GCash Mastercard through the GCash app. Kapag kayo naman po ay nagkamali at naka-order kayo ng GCash card via dito nga sa app at hindi verified ang inyong account, ay automatic daw po na ibabalik ni Globe GCash ang inyong binayad para dito. Ganun din naman po, kung incomplete yung mga details na in-input nyo, ay automatic din po na ire-refund ni GCash sa inyong GCash account yung inyong ibinayad para dito. Para naman dun sa mga areas na out of coverage area, pakiclick nyo lang po yung click here na yan na naka-blue para mapunta po kayo dun sa link kung ano po yung mga out of coverage area nila sa ngayon. Meaning, kapag po kasi pinili natin yung deliver, i-deliver po ito sa address natin, whether it's provincial po. So, pa-double check na lang po kung yung areas nyo po na location ngayon ay covered po ng mga areas nila na po pwedeng mag-deliver. And starting Feb 2021 nga daw po, yung lahat ng mga GCash Mastercard na ini-issue ni Globe GCash ay valid up to 2023 lamang. At dahil nga dito sa enhanced ECQ natin, ay asahan po natin yung delay sa delivery ng cards. So, ito po yung mga details na kailangan nating i-input para successfully maka-order po tayo ng GCash card using the GCash app. So, kompletuhin nyo lang po lahat ng details na yan para successfully kayong maka-order. And ito nga po yung mga important details na kailangan nyo, yung GCash number nyo, yung first name, last name, delivery address, other contact number. Kung correct na po yan lahat ng data na yan, maaari nyo na pong i-proceed. And kapag successfully po, okay na, makaka-receive po kayo ng confirmation kay GCash. Nakatulad po ng nakikita nyo dito sa screenshot na to, example po to ng ginawa kong pag-a-apply nga ng GCash card. So, magkakaroon kayo ng mare-receive na ganito. Thank you, the form was submitted successfully and bibigyan kayo ni GCash ng order number. At babayaran nga po natin yung 215 via the GCash app by going to the pay bills at pumunta po tayo sa payment solutions. Hanapin po natin doon yung GCash Mastercard. So, kompletuhin nga natin yung mga details po na kailangan doon. And ang ipoprovide po natin ay yung order ID bilang reference po sa ID generated upon the card order form submission, yung ginawa po natin kanina. And sa amount, i-input po natin doon yung 215 pesos. Pwede din po tayo maglagay ng email address natin dito para makareceive po tayo ng email after paying natin itong 215 pesos. Makaka-receive din po tayo ng SMS notification do sa GCash number na in-enroll natin dito sa nanirequesta natin ng GCash Mastercard. Kung saan nandito ngayon confirmation ng receipt ng both ng card order natin at para dun sa payment. At yung standard delivery time nito ay 10 working days. Ayan, ito po yun. Piliin nyo lang po dito yung pay bills. Then after po nito, piliin nyo po yung payment solutions. And under naman sa payment solutions, ang pipiliin naman po natin dito ay yung GCash Mastercard. And then, input na po natin dito yung mga kailangan nating details.
such as the GCash mobile number, order ID, and the amount, yung 215 nga po, and kung maglalagay po tayo ng email address. And ganito nga po mag-apply ng GCash Mastercard using the GCash app. So kung makikita nyo po, wala pong bayad yung convenience fee nito, 0 lang po. So 215 lang po talaga yung babayaran natin. So by this time, aantay na lang natin na dumating yung GCash Mastercard natin sa prepared delivery address natin. Kung may katanungan po kayo, just comment down below. Muli po, nagpapasalamat ako sa pagbisita nyo sa RDM Designs YouTube channel. Thank you for watching again, guys.